Panglimang tip, mag-invest. Of course, napaka-importante na madisiplina mo yung sarili mo, magawa mo mag-ipon consistently, at para mag-grow yung pera mo, dapat matuto kang mag-invest. Magagawa mo talaga mag-ipon consistently kung nakikita mo yung reward mo 5 years, 10 years from now. Kasi kapag nagsisave ka, madalas yung iba hindi ginaganahang mag-ipon kasi wala namang kinikita yung pera nila eh, ang bagal ng growth. Pero pag natuto ka mag-invest, tapos nakita mo yung projection ng pera mo, eh talagang gaganahan kang gawin ito consistently. Gaganahan ka mag-ipon at mag-invest regularly. So again, wag nating tignan yung mahirap mag-ipon for the first year, ang tignan natin 5 years, 10 years from now, kung ikaw ay nakapagtabi na, eh talagang makikita mo na unti-unti nabibuild mo yung passive income mo. Ito yung kita ng investment mo. Gaganahan ka talaga mag-ipon dahil nakikita mo na lumalaki ang investment mo indirectly sa mga top corporations, kagaya ng kung matuto ka mag-invest sa stocks and mutual funds. So ano ba yung potential na growth ng pera mo pag ikaw ay natutong mag-invest? Halimbawa, kung ikaw ay nag-iipon ng 3,000 kada buwan, ginawa mo yan consistently for 20 years, alam mo ba na meron kang almost 3 million na projection sa investment mo?